close. Bomba. Oh. Pit. Close. Bomba. Hello guys, kumusta po kayo? For today's vlog, tuturo natin paano mag-bleed ng ating braking system o paano magpaihin ng ating brake system. So, pasensyahan nyo na medyo iba yung boses natin ngayon na tamaan kasi tayo ng masamang hangin. Right, kasi nangyay kami last weekend. Tapos nabutan kami ng ulan, tapos init ulan. So, ito yung resulta. Anyway, tuturo natin ngayon paano mag-bleed, magpaihin ng ating brake system. So ito guys, ito yung mga needed nating tools, wrench, size 8 or 10, tapos screwdriver, at tubig, basahan, tsaka yung hose natin. So ito guys, yung motor ko pala, yung recommended brake fluid nito is DOT-4. So depende anong motor nyo, usually naman yung ginagamit ay DOT-3 lang. Itong DOT-4 ginagamit ito sa mga sports bike, sports cars, so yung mga malalakas na makina ng mga sasakyan. One reason yan is yung DOT-4, mataas yung boiling point niya compared sa DOT-3. So in that case, yung malalaking sasakyan, siyempre mabilis yon, mabilis ka magpatakbo, mabilis ka rin magprino. So pag ganon, yung DOT-4, kahit prino ka ng prino, hindi siya magbuboil compared sa DOT-3. Kasi nasubukan ko na yung dati sa previous big bike ko, yung G6R600 ko. DOT-3 yung nalagay ko, yun nag-brake fade siya. Bigla na lang lumambot, wala nang prino yung motor. So yung kagandahan pag DOT-4, high boiling temperature yung kanyang brake fluid. So hindi siya basta-basta magbuboil kahit long drive, kahit panay prino mo. So yun ang kagandahan ng DOT-3 at DOT-4. So, mapa DOT-3 or DOT-4 yung brake fluid mo na gamit, same concept pa rin yan ang pagpa-bleed niyang brake system yun. Same pa rin. Kahit anong gamit mo na brake fluid, ganun pa rin yung pagpapaihi natin sa brake system natin. Kahit ma-big bike pa yan or anong motor, but as long as this yung rotor nyo, gumagamit kayo ng hydraulic, yung brake system may fluid, same pa rin yung procedure paano mag-bleed tayo ng brake system natin guys. So guys, yung ginagawa ko before tayo magpapaihi ng ating brake system or mag-bleed, nagta-top up muna ako sa ating reservoir tank dito bago tayo magpaihi. And before guys, tayo mag-umpisa, make sure guys, pinaka-importante ito, na yung brake fluid natin hindi tatama sa ating fairings or sa aluminum body ng yung motor. Kasi pag tumatama yan, mabilis kumain yan ng pintura ng ating motor. Kahit yung aluminum mag-o-oxidize talaga pag tinamaan ng brake fluid. So, mamumuti yan. So, yun. Kaya nga, ako may tubig, may basahan, at may hose ako. Kasi, dapat, hindi talaga tatalsik yan. So, ingatan mo hindi tatalsik sa yung fairings ng yung motor o sa any metal parts ng motor mo. Kasi within seconds lang, kakainin niya yung pintura ng motor mo. So, magta-top up na tayo ngayon ng brake fluid. Kasi ginagawa ko, magta-top up muna ako bago ako magpa-ihi brake system natin. Hindi lang masyadong puno. Pwede na yan. Tapos, dahan-dahan sa pag takip. Na, walang tulo kasi. Mabilis to kumain na pintura o hindi talaga nangangawasan may tulong konti. Kaya may basahan tayo. Punasan agad pag may mga tulo. Konti-konti lang naman. So ito pala guys, ang pag-bleed natin itong ating bleed screw. Ito yung bleed screw natin.
So ang pihit nito counterclockwise. So importante yung alam nyo kung saan yung pihit nito, kasi madali lang itong maputol eh. Pag mapihit nyo itong pa-clockwise, mapuputol agad to, which is nangyari na sa akin yan dati yung nagra-ride kami. Tapos nagmamadali ako mag-bleed ng brake system. Napihit ko ng pa-clockwise, naputol yon. So hindi na to yung stock na bleed screw. Ito, pansin nyo, yayamanin na yung ating bleed screw. Shoutout pala sa tropa natin, si Mr. Rick Ricardo Havel. Kanya to, hindi na tayo ng bleed screw na yayamanin. So ito guys, mag-bleed na tayo. So pag mag-bleed tayo, kailangan natin ng isang assistant nga taga-bumba doon sa preno ng ating motor. So shoutout pala sa asawa ko, yung taga-bumba natin. Taga-bumba natin. So gumamit tayo ng hose para iwas talsik ng brake fluid at diretso sa ating botilya dito sa baba. So ang pihit nito guys is counterclockwise yan. So, bumba, and hold lang ito. Okay, 1, 2, 3, bumba, hold, pihit, close. At, yung mga tasik-tasik, lagyan na yan tubig. Bumba, hold, hold, pihit, close, bumba, hold, pihit, close, bumba, steady, hold, pihit, close. Yan na. So boss, itong mga tumilapon tubig. So guys, tapos na natin mag-bleed yung rear niya. Lilipat na naman tayo sa front, doon na naman tayo mag-bleed. A few moments later. So dito sa front guys, maglalagay tayo ng basahan dito para iwas talsik ng fluid. Si maraming mga wirings, pintura natin delikado, pati yung gauge natin pag mapatakan yun, yayay tayo. So ito, kikita mo mas parang itim na talaga, hindi na talaga palitan. So ito, hindi natin, hindi lang tayo magbi-bleed, papalitan din natin to ating brake fluid sa harap. So ito na guys, naglagay na tayo ng basahan itong butilya natin dito, at saka gagamit tayo ng syringe panghigop sa ating old brake fluid. Tandaan lang pag-open ang takip ng reservoir tank. Ayan. Kulay kalawang na. May na talaga kalitan. So, nagamitan ko ng sirens pang kuha. Depende sa inyo, pwede nyo i-open yung valve doon. Doon yung bukas kayo para pag-apihit nyo doon sa brake lever nyo, lalabas yung fluid. Pero since nandito ako sa loob ng bahay, masyadong madumi yun. So, ito lang gagawin ko. Higop-higop lang tayo. Ginagawa mo! Tsaka make sure talaga na walang talsik. Kasi mabilis kumain ng pintura tong fluid. So nakuha na natin yung laman ng brake fluid sa loob. Wala na pong brake fluid, tatap up na tayo ang bago brake fluid. Tapos na tayo mag-top up, babalik na natin.
So ito guys, magbibilid na tayo sa front brakes natin. Lagay natin yung hose, dito na yung ating oil bottle. At saka, yung bleed screw pala nito, stock lang, so size 8 yan. Okay, so ganun pa rin, procedure, kailangan mo yung assistant. Bumba, tapos hold. Sige, 1, 2, 3, hold. Pihit, sira. Bumba, 1, 2, 3, hold. Pihit, sira. 1, 2, 3, pihit counterclockwise, sira. So yan guys, tapos na ang ating bleeding sa isa nating caliper dito sa left side sa front. So tapos na tayo mag-bleed sa right side caliper niya. Dito na naman tayo sa front left side caliper kasi dual disc brake to eh. So dapat yung dalawang brake caliper yung i-bleed natin. So ganun pa rin, same procedure. Bomba, hold lang. Tapos pihit tayo dito. Sige, 1, 2, 3, hold. Close. 1, 2, 3, hold. Open, close. 1, 2, 3, hold. Close. O, yun. So, ayun guys. Tapos na tayong magpaihi or mag-bleed sa ating brake system ng ating motor. So, mapa-big bike man or normal na mga motor, underbones, as long as same disc brake yan, gumagamit ng brake fluid, same procedure pa rin yan. Ganun lang yan. Pihit, bumba, pihit. Yan lang yun ang gagawin natin. So, importante guys, huwag niyong kalimutan, tandaan nyo na yung brake fluid huwag tatama sa mga parte ng motor mo, fairing, sa metal, kahit sa ano dyan, mabilis talaga kumain ng brake fluid ng mga pintura. So, yun talaga importante, iwasan natin tumilapon yan. So, alright. Salamat guys. Sa sunod na naman vlog. At huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share sa ating vlog. Thank you!